Pero hindi na papaligoy-ligoy pa. Wala nang paligoy-ligoy pa. Wala na. Kailangan pa ba intro nito? Lagi lang dun, intro. Okay. Mr. Bitoy, good evening. Good evening. Good evening sa lahat ng nakaka-experience ng Baet experience. Tamang Baet lang. Mula tropang trumpo, tapos bubble gang, tapos Bitoy's Believe It or Not, tapos Pipino Balaloto, hanggang ito yung vlog na Bitoy story. Sabi mo nga, I really appreciate it kasi pinapapanood ko sa misis ko yun eh. Kasi tinatanong niya ako, bakit ka pabili ng bili? Ba't pag gusto mo yan, tanda-tanda mo na. Tapos dapat pusong bata. Yes. Yes. Tapos pagka meron kang laruan, bilin mo. Bibilin mo lahat ng number one. Ay, naalala ko na naman. Hanggang pinapanood ng nanay ko to, malamang kisermo na naman ako nun. Kinaalat ko na naman yung mga followers, yung mga fans. They can easily interact. They can easily reach. Oh. Oo. Mm-hmm. So, instant nga minsan. Eh ako, dinidiscourage ko nga rin yung dislike. Eh. Pag dislike mo, explain why. So, explain nyo naman kung bakit. Kaya mo yung naipon mo yung Infinity Stones. Asa yun na yung gauntlet. Tapos i-snap ka na lang. Ano yung wish mo na yun? Oh yeah, maging mabait. Boit naman. Boit mo? Boit mo mo? Kung nandito siguro, misis ko, binatukan na ako. May tanong ako. So anong bago? More bolder. Bolder. All right, welcome back, boys and girls. It's another episode of Baet Experience Podcast. This is episode 35, and we are very pleased to have all of you Baet peeps tuning into this session. We have a legendary guest tonight, but before all that, of course, we would like to thank some of our friends from Oh My Greek. Thank you sa mga padala kanina. Greek restaurant that brings the unique experience of traditional Greek food, the Greek freak, to provide a delightful escape for people craving for exciting new tastes. And of course, Jumble Juice, mga sweetened fruit and tea concentrates. Thank you. Jumble Juice PH, check out. Pero mara, hindi na pa paligoy-ligoy pa. Wala nang paligoy-ligoy pa. Wala na. Kailangan pa ba intro nito? Pero sige, we have a very special... Nakalagay lang dun, intro. Okay. Intro blank. Para sa atin, isa to sa mga national treasure ng Pilipinas. Wow. Yes. Hindi lang sa larangan na pag-arte, pagkanta, pagsulat ng kanta, pare. At pagpapatawa sa ilang henerasyon sa Pilipina. Diba? Pare, Baet peeps, we all have respect and love for him as one of the legends in the Philippine showbiz industry and entertainment industry, Mr. MichaelV. Mr. Bitoy, good evening. Good evening. Hi, hello. Good evening. Good evening sa lahat ng nakaka-experience ng Baet experience. Tamang Baet lang. Okay, nga. Dun sa mga hindi pa nagsusubscribe dito, you just click Baet. Yun! Click na lang dito. Yun, no? Click na lang dito. Click na niya. Hindi clickbait yan. Hindi clickbait yan. Click legit, ano? Baet. Oo. Hindi pa naisip yun, mamira kayo. Ayun! It took us 35 episodes. Oh. Just click Baet. Oh my God. Sir, kamusta po? Kamusta? Thank you for okay naman. Shout out kay Arnel Castillo. Classmate ko yan buong elementary at saka childhood barkada ko talaga yan. Hanggang nung nag-artista na ako, hanggang pumasok ako sa showbiz, madalas ko pa rin nakikita yan. At dito sa bahay, pag kami mga events, nandoon siya. Malaking present. Yun. Pamilya pala talaga si Sir Arnel. Oo, oh, tsaka mabait talaga yan. Bait. Yun, yung mga tunay na bait. Orig. Oo, kasama ko nagsakristan yan sa tenement. Oh. Yeah. Ah, tenement pala kayo. Oo. Oh, oh. Talagang tagig legend pala kayo. Ngayon, newbie ako sa tagig. Dahil pala binibinyagan mo. Dapat pala makapaglaro ka dun sa court ng tenement. Hindi pala ako nakakarating dun eh. Nakikita ko lang lagi sa Facebook yung... Nagbabatuhan ng ano dun, di ba? Nung panahon na yun, nung time na yun na pati yung tatay ko dati naglalaro ng basketball, pagka nagkainitan sa championship. May nahuhulog na lang doon. Pero pagkatapos magkakaibigan ulit na. Pag nawala na yung amat sa tsaka. Tama. Gihiraman na ulit ng asukal tsaka. Tama. Kanin. Tama, oo. Pero ito. Ako na ang magsisimula ng unang discussion natin. Mm-hmm. O, mula tropang trumpo, alala ko pa kasi na papalik yung tropang trumpo sa Channel 5.
Naabangan ko yun kasi tatama yun sa wrestling, WWF noon. So syempre mapapanood ko, di ba? Tapos Bubblegang, tapos Bitoy's Believe It or Not, tapos Pipino Panaloto. Madami pang iba. Hanggang ito yung vlog na Bitoy Story. Eh nga, hashtag Bitoy Story. What inspired you? Oh, what inspired you to start the vlog back in 2017? Trip-trip lang ba yun? O? Medyo trip-trip lang. Actually, nainggit ako dun sa ibang mga vloggers dati. Particularly kay Casey Neistat. Okay. So, pinapanood ko yung mga vlogs niya, tapos nakikita ko siya pag nag-unboxing. Sabi ko, grabe naman to. Tapos umabot na siya dun sa height ng career niya, ng vlogging career niya, na talagang big time na yung mga pumapasok na sponsors. So, ganun kababaw lang nung una. Pero naisip ko parang there should be another side to it, na parang at this side na hindi nakikita ng mga tao sa TV. So, marami kaming mga hindi pwedeng ipakita, hindi pwedeng gawin, hindi pwedeng sabihin dun sa mga TV shows na ginagawa ko. And dun sa isang vlog ko tungkol sa business class, ando dun yung explanation ng ibang mga bagay na yun. Yun. Mabalik tayo, no, Bitoy, sa unboxing. Kasi sa totoo lang, yun ang gusto kong itanong talaga sa iyo. Kasi sabi ko nga kanina offline, naglalaway ako pagka pinapanood ko yung mga unboxing mo. Sabi ko. So nung nalaman kong mag-guest ka sa amin, parang, alam mo yun, parang hindi ko talaga makontain sa rito. Gusto ko itanong sa rito. Anong klaseng satisfaction yung nakukuha mo pagka ina-unbox mo yun? Lalo na siguro yung mga... Merong, di ba, usong-uso yung ASMR, di ba? That alone, yung sound ng pagbubukas ng box, yun ay enjoy ko yun. Yung smell, kaya lang ngayon maingat na ako. Kasi hindi natin alam. Baka mamaya, madali ka ng kung ano-anong mga virus dahil dyan sa pag-amoy-amoy mo. Pero like for example, yung sneakers, di ba? Pagbagong bukas. Oh, iba yung amoy ng sneakers. Kahit na parang amoy rugby yun, parang... Iba, mahalimuyak yun. Kaya nga. So, aside from that, syempre, the fact na ito yung mga bagay na gustong-gusto ko noon, na hindi ako nagkaroon, tapos ngayon nagkaroon na ng chance, enjoying ko talaga ngayon. Sabi nga nila yun eh. Parang mga lalaki daw, mga hindi naman daw talaga tumatanda yan eh. Parang lumaki lang talaga yung katawan niyan. Pero isip bata pa rin. Kumaga tayo, na-collecta. Alam mo yun? Pag nakita mo, alam mo yung feeling ng pagpasok mo ng toy store? Oo. Yes. Parang pumasok ko sa ibang dimension eh. Diba? Oo nga, kaya nga. Yung mga anak nga natin, ginagawa nating excuse para lang makapasok ng toy store. Totoo yan. Yung... Sa pala, ano, ang approval sa... ano, alam naman tayo, mga may pamilya. Kasi ako bibili na ako, may approval process. Parang kung dumatan sa DFA. Buti ka nga nagde-declare eh. May iba akong makakilala na hindi nagde-declare. Nako. O kaya ina-under-declare yung mga, ayun, yung mga items nila. Dine-declare ko naman yung akin, pero parang 2 to 3 weeks after pa. Yung pagkailangan mo delay. May delay yung paperwork. Oo. Diba? Kasi madaming red tape eh. Kailangan nila na paikutin eh. Lagot kayo. Diba? Pero while unboxing, diba? While unboxing, ako, I'm just interested. At saka sabi mo nga, I really appreciate mo siya kasi pinapapanood ko sa misis ko yun eh. Kasi tinatanong niya ako, bakit ka ba bili ng bili? Ba't pag gusto mo yan, tanda-tanda mo na. Nung nagkaroon ka ng statement na para dapat hindi mawala yung pagiging bata, tapos dapat pusong bata. Yes. Tapos pagka meron kang laruan, bilhin mo, buksan mo. Yung mga ganun, pinakita ko sa kanya yun. Sabi ko, tignan mo siya. Oh. Diba? Tignan mo siya. Ginaganun ko. Di ba binalik sa'yo yung tanong? Kung tignan mo siya, ikaw, tignan mo ikaw, bakit hindi mo binubuksan? Tinanong din ako ng ganun. Kung sa'yo nakakarton lang, gumaganun. Pero, yun nga, when you open up your toys, when you unbox it, di ba bilang taong naglalaro, kasi ito kahit paano, nilalaro ko din eh. May nasira ka na ba? Lalo na yung mga medyo expensive. Oh yeah, meron na. Yung huling in-unbox ko na Voltes 5. Oh. Pero hindi yung Voltes 5 mismo. Okay. Yung stand ng Mechanical Eagle. Habang ginagawa ko yung unboxing, parang yung box mismo umiikot eh. So tinamaan, nahulog sa from the table. Pagbagsak sa floor,
kita ko may pingas na yung stand. So parang hindi ko na maikabit yung mechanical eagle ngayon. So hindi ko naman mahanap yung kapirasong natanggal. Isa lang yung naka-declare. Isa lang yung naka-declare. Okay. May nagbawa na siguro, eh. I couldn't, hindi ko ma-pinpoint. Pero merong mga items ako na yung joints, mga nasisira na. Well, yung iba dahil sobrang luma na, yung iba dahil, ewan ko, hindi yata talaga meant to be played roughly. Mm. Yung mga hot toys na Iron Man, di ba? Mm-hmm. Yung mga gauntlet nila na ano na, na pagka umangat eh, pag binalik mo minsan ayaw na mag-snap back. Oh. Tapos yun na nasisira na. Yan, yung mga yun. Yung pag sa akin, pag sa akin, pag hot toys, matindi yan. Pag sa akin, pag sa akin nangyayari yan, medyo namumugto na yung mata ko. Nangingilid ang luha mo. Oo. Diba? Pero basta ba yung ano, yung mga collection mo ngayon? Siyempre, nakita naman natin sa vlog, sa Bitoy Story vlogs. Yeah. Nandun yung mga gaming console, 'di ba? Nag-trending pa nga kayo ni Mateo. Oo. Unboxing. Andiyan yung toys, nandiyan yung shoe collection mo. Oo. Kung pagraranguhin mo lahat ng collection mo, pati yung mga bear bricks sa likod mo. Yan. Ah, itong mga bear bricks, so ano to, mga bago to kasi, parang nakahiligan ko lang to recently. And tinry ko lang and mukhang hindi naman ako magpapatuloy nito. Parang okay na ako dito. Medyo yes. Medyo nasa high side din 'yan eh, yung ano. Hindi, tsaka hindi ako nag-enjoy. Alam mo 'yun. Okay, hawak ko na to, binuksan ko, nilabas ko, dinisplay ko, ginalaw-galaw ko. Hindi ako nag-enjoy. Parang hindi ako na-amaze sa kanya. Doesn't spark joy. Oh, wala. Medyo artsy siya. Marikondo. Buti sinabi mo yan kasi kanina nung nag-aayos ka, sinabi ko rin para alam mo sa totoo lang yan ang plano kong i-next yung mga yan, yung mga art toys. Alam mo, kung gusto mo, talagang ang advice ko, unang-una, you support the local artists like this one. Si Uy. Punk Vader. Mm. Uh-huh. Ito gawa, kalimutan ko kung sinong gumawa. Pero nasa vlog ko to. Actually. Oh, si Pop Bitoy, siya rin yung artist dun sa Adidas na ano. Parang siya rin yung artist. Si Quicks, iba pa yung Quicks. Oh, inaantay ka pa yung bibigay ni Quicks sa akin. Yun, no. Shoutout kay Quicks. Kaya nga eh. Pero hindi, sabi niya naman siguro marami lang orders at saka dahil dito sa pandemic. Pero umaasa na lang ako dun sa salita. Ito pang isa na inintroduce sa akin ni Direct Mike Tuviera, Mike Tuviera, si Wetworks. Si Wetworks naka-base naman siya sa Singapore. Pero ang gaganda ng mga ginagawa niya. Like this one, this is a license to ng Towi. So. Oh, nga, nakita ko nga yung mga yan. Yun yung parang magandang ano. Pero sabi mo nga, parang mag-i-enjoy ka ba pag nandang na sa'yo na, pag nabuksan mo na. Tama, oo. Itong Bear Brick so far, kaya ako naman binili ito, fan ako ni Michael Jackson. This one is Beatles, this one is Muhammad Ali, at ito Elvis Presley. Tapos, nagpaalam din ako sa misis ko dyan. Okay. Declared. Kasi dito sa bahay, nung nagawa to, itong kinalalagyan ko ngayon, sa mga previous vlogs ko, ito yung man cave eh. Dito dati naka-display yung ibang mga ano, mga figures. Kaya lang, nung nagawa na, ni-redesign na, ni-renovate na namin, na-sequester na nung asawa ko nung lugar na. Inunahan ka na. Oo, so mas, may arcade table dito, yes. Pero hanggang dyan na lang, ito lang, itong wall na to, and this table, hanggang dyan lang yung pwede kong galawin dito sa room na to. Naku, may si limitation. Naunahan ko man. Pero yun nga, Boss Bitoy, in terms of ranking, di ba, may mga koleksyon ka ng gaming console, toys, shoes. Unti pong kunyari, biglang nasusunog, knock on wood, wala naman. Anong una mong liligtas in terms of ranking? Probably the toys. Kasi, kasi the sneakers, na-realize ko ngayon yung, daming sapatos, walang lakad. Alam mo yun? Yeah. Alam mo yung kasabihan na yun? Tapos, yun nga, most of the sneakers na kino-collect ko dati, as of late, yung mga basketball sneakers. Eh. So, natigil na rin yung paglalaro namin ng basketball. So, parang, yun yung pinakaunang, isa sa mga unang nawala ng spark
sa akin, yung sneaker collection. Pero at this point, as of now, may mga nagpapadala, like si Quicks nagpadala ng Adidas. Eh. So that I appreciate. Tapos World Balance, local din, nagpapadala rin ng mga sneakers sa akin. Madalas ginagamit ko sa show. Kasi pagka mga nagsasponsor na ganyan ng mga sneakers, ginagamit ko sa show kasi regularly nakikita. Correct. Pero nowadays, like for example sa Bubble Gang, gagawa ako ng sketch, gagawa kami ng gags, halos wala na talagang, like ngayon, di ba? Hindi mo naman nakikita yung face shield. Okay. So, isa yun sa mga, pagka nawala na ng need, parang, tsaka na yan, hindi ko na muna ipaprioritize. So, yung toys, definitely, kasi, una, nakadikit din yung pangalan ko, Bitoy. So, tama. So, kailangan kong iligtas yung iba, lalo dahil yung iba medyo dear talaga sa akin. Yung matagal kong inasam-asam, matagal kong pinangarap na magkaroon, at finally, eto na, parang mahirap din bitawan na yung ganung experience. Kasi iba yung naramdaman ko nung nakuha ko siya, finally. Pero since na-mention mo yan, 'di ba, yung connection mo with your with your toys. Uh-huh. Ano yung parang dating gustong-gusto mo tapos nung pwede mo nang makuha, nabili mo na. Na parang kulang na lang siguro umiyak ka. Kasi ako may mga moment na ganun. Ako na, meron din. Holy Grail pare. May pinost ako dun sa Instagram ko dati. Prior to this version ng Voltes 5, yung malaki na. The recent ano. Oo. Yung 40th anniversary. Kasi nung, well, actually hindi, nung unang labas ng SOC na Voltes 5 yun na para sa akin. Tsaka yung Dymos. Kasi Dymos, I remember when I was a kid, talagang gustong-gusto ko magkaroon. Pangarap ko yun, yung Dymos, more than Voltes 5, yung Dymos na toy. Yun yung talagang gustong-gusto ko magkaroon. To the point na gumawa ako ng sarili kong version na laro. Nagawa sa chinelas. Kasi yung Dymos noon o kaya yung Voltes 5 noon, pag nahulog yun sa ano mo, patay talaga yung koko mo. Goodbye. Wala na. Tsaka nahulog sa paa mo yun, patay yung koko mo noon. Ang hirap lang gawin dahil hindi mo magawa yung transformation. Ano? Yung Voltes 5 kaya, nagagawa mo yung nagvo-volt in kahit medyo daya lang. Pero talaga yung Dymos ang pangarap na pangarap ko magkaroon ng figure noon. At that time talagang sobrang mahal niya. Eh. Talagang wala kang makitang mura talaga. Tapos hindi naman talaga kami well off dahil yung tatay ko talagang lahat ng trabaho pinapasok nga noon para lang kumita, para maitaguyod yung pamilya. So finally nung nilabas yung dalawang yun, particularly yung Dymos, sabi ko, okay na ako. Parang okay na, tapos na yung search ko for yung sought after na toy sa buong buhay ko. And I remember when I bought that Dymos na SOC, dalawa yung binili ko. Yung isa niregalo ko kay Francis Magalona, nasa hospital na siya noon. After a few months he passed away. Ako happy knowing na kahit papano ito toy of your dreams na ihatid ko man lang sa'yo, napaglaruan mo man lang kahit papano, diba? Kahit ngayon, lalo na ngayon, tumataas yung value nun eh. Parang pamahal ng pamahal, pataas. For me naman, parang yung value, hindi naman talaga ganun ka-importante dahil para sa akin, hindi ko naman talaga plano ibenta. So siguro, kung mawala ako at maiwan ko sa mga mahal ko sa buhay, yun, baka pagkakitaan nila, doon na lang papasok na lang, yun. No? Pero as long as I'm alive, parang hindi naman... wala yung value. I was about to say that actually. Kasi yung evolution ng toys from before, di ba, may Netflix show na The Toys That Made Us. Pinaparad ko yun, mare, parang lalo yung Star Wars. Ang tagal nga nung bagong season, di ba? Ang tagal nga. Nakakainip eh. Nakakainip nga eh. Kasi di ba, parang the evolution of toys from dati, tapos ang yun ngayon kasi nagiging accurate. Diba? Sobrang sophisticated, sobrang accurate, sobrang articulate. So, yun nga, nasagot mo. Apparently, it's all about sparking joy to yourself. Yeah. Just basically investment. Kasi yung iba, actually, napakinggan to sa isang podcast. Sobrang dami daw ng collection ng toys. And they see it as investment and not as, alam mo yun, like sparking them joy. Pero parang, okay, itong toy na to, this will increase value in X number of years. And this will be rare. Yung mga, alam mo yun, resellership
mindset. Yep. And so goes to cards, so goes to shoes, di ba? Same. Yung inaabot ko pa yung era niya ng comic books naman. Oh yeah, yung comic books too. Bibilin mo lahat ng number one. Yes. Hindi mo naman gusto yung heroes o kaya yung mga characters para lang magkaroon ng magandang investment. I remember si Francis Magalona rin ang nag-ano sa akin, si Kiko rin ang nag-introduce sa akin. Kasi before, I used to read comic books pero hindi ko sinusundan yung mga issues. Hindi siya naka-number talaga. So randomly, pag kami naalala ko noon, nung tumira pa kami sa Santa Cruz dati, pag naglalakad ako ng Avenida, may mga binibenta doon ng mga bulk na comic books. Diba? O nawala ng covers. Pero mga galing sa Amerika. Kaya gustong-gusto ko yung mga pages doon ng mga ads. Mga, di ba? Yung learn to throw your voice. Tapos, yung ano, yung black soap. Meron nga doon. Gum. Yung mga yung consoles na maliliit. Mga ganyan na pinapakita. Mga x-ray vision glasses. Yeah. Viewmaster. Na-intriga ako na meron palang ano yan, parang may continuity pala yan. Tapos si Francis Magalona yung nag-ano sa akin nun. Yung nagpakita sa akin nun. So, from that point on, naging ano na ako, naging regular na ako ng fill bars, ng cats, at saka ng, ano pa ba yung mga lumabas na ano? Comic Quest, di ba? Comic Quest, Lahat Comic yan, Ali. Puro sa Green Hills yan dati. Yes, Naalala ko na yung fill bars nasa ilalim pa ng escalator yan. Pare. Nasa Vira mo. May ano, bread connection. Sa may bread connection. Tapos yung cats nasa dulo dun sa isang... Nasa dulo. Pati Comic Alley sa may arcade. Naging close ko yun dahil... Mimisunin mo eh. Kunyari galing kayo Simba. Tapos... Tama mismo. Lakas sa yun. May show ako sa ABS-CBN on yung Ready, Get, Set, Go. Every Sunday yun. Pag Sunday, nanggagaling ako ng work. Pagpa-uwi na, dumadaan ako ng Green Hills para mag-check. Ano ba mga bago? Ano ba? Dumating na ba yung pina-reserve ko? Ang dami niyan. And speaking of reservation, ayan, si Kiko, talagang notorious yan sa pagbili ng ilang copies. Naalala ko yung Spawn niya dati, mga ilang copies yung number one ng Spawn. Tapos, merong isang parang bubu siya na nangyari. Kulang ako nung Batman versus Azrael. Tapos sabi ko sa kanyang ganyan, wala na akong makuha nung nung issue number 4. Sabi niya, may tinanong siyang friend sabi niya, "Patingin mo tataas 'to?" Sabi niya, sabi nung friend, parang hindi naman. Sige, bigay ko na lang 'to sa iyo. Sa kanya isang copy. Tapos yung pala yung naging daan para dun sa The Breaking of the Bat na. may bubu din ako, naalala mo, Iman, yung nagkikwentuhan tayo the other day. So meron ako nung Death of Superman. Yung nakabalot sa black na plastic. Tapos, gustong-gusto ko si Spider-Man. Yung series nun was kinakalaban yung Sinister Six. Okay. Yung series. Tapos sabi ko, trade ko na lang tong Death of Superman. Binitawan. Binitawan ko. As in, tapos... Ang bigat pala ng comics yan hanggang ngayon. Ngayon nga, hindi ko na mahanap yung ibang mga comic books ko dahil particularly yung Death of Superman, meron ako niyan yung buong run na yan. Basta anything na na medyo hot at that time, binibili ko. Tapos hanggang nabawasan dahil mas na-appreciate ko yung artwork kesa dun sa sinasabi nilang storyline. So palagi, ang binibili ko yung magagandang artworks. Kaya ako nahili kay Alex Ross naman. Okay. Mm-hmm. Naalala ko tuloy yung ganyang kwento kasi kahit ako nun, hanggang ngayon minsan sinusumbat ko sa nanay ko yun meron akong X-Men. Sinumbatan yung nanay talaga. Meron akong paano mo nire-release yan during dinner? Yung bigla na lang out of the blue, titigil ka na subo. Tapos, bigla na lang yung nanay ko kasi kasi meron akong yung X-Men 1 yung Jim Lee. Okay. Kompleto ko yun. 1 to 10 kompleto ko yun. Tapos meron akong kaibigan na best friend niya yung nanay. So, siyempre, birthday, ganoon. Sabi niya, wala. Last minute. Wala tayong regalo. Nakakahiya sa tita mo. Sabi niya, ganoon. Ito, bigyan na natin tong isa. Sabi ko, ayoko niya. Ay, wag. Although, bata pa ako nun. So, hindi ko alam yung value pa. Pero ayoko siya ibigay dahil one siya, number one. Sabi mo nga, number one. Masisira lahat pag nawala yung one. Papalitan natin yan. Bibili kita ulit ng bago pero talagang emergency lang, last minute. So binigay namin yung pumayag ako. Binigay namin yung nararamdaman namin galit mo. Naalala ko na naman hanggang pag napanood ng nanay ko to, malamang sisermonan na naman ako noon.
kinalat ko na naman yun. Wala na kaming nahanap. Tos, wala na kayong mabibili wala doon. Na. Wala na talaga. Umiikot na lang yung mga lumang. Tapos ano. Ang pinakabubo ko niya, tos, meron akong, di ba, kumpleto ko yun, 1 to 10, X-Men 1 to 10. Dahil wala na yung 1, yung 2 hanggang 10, pina-arbor ko yun. Eh, kasalanan mo na 'yon. Oo. Oo. Hindi mo sisisi kay Airmats mo 'yan, ha. Sa ano, sa kaibigan ko nasa Cebu naman siya. Pina-album ko 'to. Itong mga ano lang, parang trip-trip lang pinipink ko kung nasa kanya pa ba 'yung mga. Nasa 'yung mga. Sinisinjol lang ako, hindi ako nire-ref pa yan. Baka napaikot na nila yun eh. May papa-renovate ng bahay yun. Oh. Gamit yung pinagkakitaan. Oh. So, yung mga NBA cards ba nahilig kayo dyan? Yan. Yan. Ngayon. Ngayon. Yan si Carlo. Ngayon. Ngayon. Carlo, kwento mo yung bata ka. Na... ngayon nahihilig ako sa NBA cards. Lalo na bumalik ako kasi nabata naman ako. Kahit naman sila, ano, nangungolekta naman ng NBA cards yan ngayon. Ngayon, hindi ko ito alam, JL at saka si Iman. This past week, kaya hindi nyo siguro ako nararamdaman, nakatutok ako sa eBay. Nakikita ko nga. Nararamdaman ko. A bangers. Kasi binabato ko kita ng mga bike. Bilhin mo tong bike na to. Bilhin mo tong bike na to. Wala, NBA cards. Nakikita kita nagpo-post sa NBA cards. Inaabangan ko ngayon. Kasi wala lang. Kasi tama, parang sinasabi dati, meron ako mga gusto noon na mga cards, like Grant Hill, idol ko yun noon, na hindi ko naman makuha noon eh. Kasi alam mo, mahal. Yes. Umaasa ka lang naman sa baon mo, magkano lang yung baon mo. Ngayon, nakaya na kahit pa paano, yung mga graded, yung mga, ano mo, yung PSA 10, yung mga BGS 9.5, kukunin ko kayo, kaya na. Ngayon, kipag-unahan pa ako sa iba ngayon. Ba ngayon, Bitoy, nag-ano ka rin? Nag-NBA cards ka din? Hindi, parang, finifeel ko rin eh, kung gusto ko eh, pero parang hindi eh, hindi ako papunta dun eh. Tsaka, wala na yung mga idol ko eh. Ay, sige, ganito na lang. Mag-try ka lang mag-unbox. Huwag kang mag-ano. Mag-try ka mag-unbox ng isa sa Bitoy Store. Isa lang. Isa lang. Sige. Box break. Personal break. Tama, Carlo, personal break pagka yes. Sa'yo. Ano? Oh, yan. Pero talaga nga, gawa tayo reaction beat. Ang kinukuha ko lang talaga ngayon, talaga alam yung medyo sumusugal ako, yung kinukuha ko kay Grant Hill. Alam naman nila yan. Okay. So kung yung hinahanap mo yung idol mo noon, meron pa yun. Meron ka meron pa. Yung actually, MJ Kobe lang naman ako eh. MJ Kobe. Okay yun. Medyo ano na nga lang. Medyo mataas si Kobe. Oh. Si yes, MJ, so. Okay. Meron akong maliit na shrine dun sa studio ko na the only NBA card that I have is a Kobe Bryant card na they call it 3D. Mm-hmm. And merong piece ng jersey. Game one jersey. Okay. So yun. At hindi ko pa nga nasa search kung anong value niya pero hindi ko alam. Hindi ko naman plano ibenta. Wag. Oh, NBA cards. Wag muna. Actually, para all sa Kobe akin. Kobe must be holded. Okay nga eh. I have a sneaker na signed ni Kobe. Meron akong ball na basketball na signed ni Kobe. May jersey ako na signed ni Kobe. Lahat to galing kay Chop Shop. Shout out kay Chris. Oh. So, from time to time, pagka birthday ko, kung may anong occasion, nireregaluan niya ako. O kaya, sinasabi niya sa akin yung hot item na, ito, bigay ko sa inyo ng ganitong presyo. Tsaka ko lang inukuha. Lalo Kobe, di ba? Wala na lahat. Nag-habol ngayon ng mga autograph niya. Kasi wala na. Uh-huh. Wala na. Last na yun. Wala na mapipirma doon. Wala na. Tama. Di ba? Anyway, pero try mo nga yun. Box break. Ay, siya lang. Nanlalason pa. Huwag tayong mga... Tatry ko. Sige. Just for the heck of it. Bigyan niyo ako ng link kung sino magandang bilhan o maganda kumuha. Ayan, si Carlo. Ayan, si Carlo. Carlo ang ano natin, NBA cards subject matter expert. Eh. Baka pag napanood na mga tao to, biglang may mga magping sa akin. Uy, ako na lang. ako na magbibigay. Sana nga, tignan natin. Alam niyo naman yan eh. Sige, sa social media ko, i-ano nyo na. Message nyo na lang ako. Anyway, babalik lang tayo doon sa vlogging, sa Bitoy Story. Oh. Yun nga, na-mention mo na there's been a lot of itong unboxing, natutuwa at satisfaction. Uh-huh. Pero, ngayon, nag-pandemya,
And somehow, parang, I'm not sure kung how many percent of your time napunta doon sa Bitoy story eh. Kumusta naman ba yung adjustment ng ano na... Oh, kasi it's a different form of, oh, ano na eh, media eh. Nare-reach ka nila, ganun. Alam mo, supposedly, mas marami ng time ngayon eh. Kasi dahil nga sa pandemic. At actually, in-enjoy ko yung time na yun during the pandemic. Kasi ang dami kong hobbies. So yun ang talagang doon ko binuhos yung oras ko. Ang dami ko mga backlog ng Lego sets na may Death Star ka ba? May Death Star ka na ano? Pinangregalo ko. Pero hindi ko na kasi wala akong paglalagyan eh. Ang plano ko talaga space. Marami space dito. Nakita sa iyo kanina, di ba? Wala na eh. Nagninong ako sa isang kasal na ipanregalo. Mukhang ano rin niya na. Hindi pa. Nag-uuna ka na. Sa wedding ano mo. Rin na. Mukhang emergency din yan. Mga parang, pagsisisiyan ko yata, ano? Hindi, kasi ganito yun. Kaya naman ako na... ano muna tayo? Mag-sidetrack muna tayo ng konti. Doon sa yung Lego, ano na yan, si Mrs. mahilig siya mag-setup ng ano eh, yung Christmas village. Pagka, lalo ganito, pa-holiday. Oo. So, meron siyang mga collection ng mga Christmas village items. So, hindi lang sila magkaka-scale. Tapos, there was a time nagpunta kami ng Lego na ano, na park. Lego, one of those, pasyala na Lego. Theme parks. So, theme parks. Naisip ko, ba't di kaya Lego gawin natin na Christmas village? So, nag-propose ako sa kanya noon. Dalawa yung objective ko. Una, para meron siyang Christmas village na nakascale. Pangalawa, para makabili akong Lego. Kaya lang, eto magagalit sa akin yung mga ano eh, yung mga fans ng Lego. Yung mga binili kong items, Lego Town, tapos yung mga sa snow something, basta yun, mga pang-Christmas sets talaga. Pagka binubuo ko, ginagamitan ko ng dinidikit ko sila. As in, yung super glue or something? Hindi, kasi di ba napanood natin sa yung Lego na movie, super glue yung ginagamit. Pero hindi, ang pinakamagandang gamitin daw pala is yung adhesive ng PVC. Ah, ang patag doon? Basta PVC adhesive. Oh, PVC glue, parang ganun. What it does is it melts the top part. Nung paglalagyan mo, basta pag in-apply mo, na-melt yung part na yun. Tapos pag nilagay mo na yung brick sa ibabaw, nagbabond sila. So parang one piece na siya. Oo, wala. Wala ng tanggalan yun. At pag nagkamali ka, kailangan magmadali ka. No. Kailangan magmadali ka para matanggal. So yun yung naging ano ko, naging doon naubos yung oras ko during that time. Hanggang naubos na yung ano, yung glue. Doon lang ako tumigil. Pero at this point, parang I have enough para dun sa display ni Mrs. Now, going back, yung percentage ng vlogging, dapat mas marami na talaga akong time, mas marami na akong nagagawa, dapat mas regular na. Kaya lang, nung nagka-COVID ako, parang I wanted to appreciate life. Parang mas priority sa akin yung, mabuhay ka lang, mag-enjoy ka lang. Yep. And every time na may inspire ako to do a vlog, tsaka lang ako gumagawa. Eh, hindi naman ganun ka-regular yung inspiration. Ang dami kong bala, actually. May listahan ako. Meron nga akong parang tip sa mga vloggers. Eh. Kung, kasi nung time na ano, na nagka-pandemic, parang lahat ng celebrities, feeling namin, napakadaling gumawa ng vlog dahil may followers ka na, tapos may follower ka sa social media, tapos ang feeling mo, pag gumawa ka ng vlog, magdadagsaan din yung followers mo. Yeah. Tapos kikita ka ng malaki kaagad. Hindi pala ganun eh. Hindi pala ganun. Especially dahil yung content na ginagawa, minsan pare-pareho. Hindi siya unique. So, content pa rin talaga ang ano eh, ang labanan eh. So, itong binigay kong guideline sa kanila, dapat pagkagagawa ka ng, magsisimula ka ng vlog channel, ilista mo na yung magiging content mo. Per episode, ilista mo. Kung ilang episodes ang magagawa mo, halimbawa, tsaka mo gawin yung frequency ng vlog mo. Halimbawa, ang magagawa mo lang, 10 o hanggang 12, di magma-monthly vlog ka lang.
Yun. Yep. Unang-una yun ang kailangan gawin mo. Huwag kang susugod kagad na gagawa ako ng ganito, gagawa ako ng mukbang, gagawa ako ng makeup tutorial. Tapos biglang wala ka ng bala after that. Magiging ano talaga eh, magiging stale yung ano mo, yung channel mo. Eh ganun nga yung nangyari sa akin, and fortunately, hindi ako nung una, I would admit na una nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung kay Casey Neistat, na ano ko dun eh, parang nasilaw ako dun sa, ang daming mga libreng binibigay sa kanya. Pero later on, parang trip na lang talaga eh, kasi it's a good exercise for writing, for shooting, for editing, at saka yung pag-on-cam experience. Yun ang ano talaga eh, importanteng skills yun dito sa industry ang ginagalawa namin, pinagtatrabahuhan namin. Especially now dahil yun nga, marami nag-shoot from home. Yun ang naging dahilan kung bakit. And I still do experiments from time to time, pero hindi nga lang madalas dun sa vlog na pupunta, kundi dun sa ibang mga projects, mga commercials at saka yan sa TV shows. And gaya nga ng sinabi ano kanina ni JL or si Ima ba nagsabi na parang ngayon kasi parang yung mga followers, yung mga fans, they can easily interact. They can easily reach. Oo. So, instant nga minsan eh. Kasi nakakapag-live ka eh, live chat eh. So, nag-i-interact ka ba lang? Do you answer back dun sa mga comments? Dun sa mga feedback ng mga ano? I make sure. Nitong mga nakaraan nga, yung mga huling vlogs ko, dun sa ano niya, sa premiere, nakikipag live chat ako dun sa ano, sa mga followers. Tapos ayan, pero ang problema kasi ngayon, alam mo, ang daming mema lang eh, alam mo. Yes. Yep. Yes. So, agree. Talagang hindi lang isa 'yan, ha. Talagang sangkatutak talaga. So makikita mo sa mga comments na paulit-ulit lang, gaya-gaya lang dahil shout out. Oo, yung imagine getting a heart, nako. Imagine getting a like from, nako, na ano ako doon, nakarami ako doon. Utu-utu naman ako, nilalike ko naman, nilalagyan ko naman ng heart. Pero eventually parang nakakapagod na to, paulit-ulit lang. Yung yun din lang sinasabi. Kadalasan diyan yung gusto nila, yung sila yung mauna. First. Wow. Alam mo, pinaka-inihintay ko talagang mag-comment ay yung comment na last. Tapos tama siya. Oo nga, no? Pagka nag-comment ka ng last, dapat wala na sumunod. Challenge yun. Hahanap nga ako mga videos na luman-luman. Last. Oo nga, no? Sabihin natin may giveaway. Pero was there a time na parang may isang nag-comment and everything na alam mong wala namang sense yung sinasabi niya? Sabi mo nga, di ba? Parang nakakasawa na, parang ulit-ulit. Na parang na-trigger ka na, sagutin ko nga to. Oh, meron. Actually, ano yung message niya, puro letters lang na gibberish. Oh. Yung nag-ganun lang sa keyboard. Oh, okay. I saw sinagot ko pa yun. Ganun din yung sagot. At least. Pero para sa akin, mahalaga comments eh. As in, yes. As in, napakahalaga ng comments. Number one, feedback, of course. Yes. That's how you will see kung paano feedback ng tao sa content mo. At pangalawa, alam mo, may mga ibang perspective na tama. Oo, mga hindi mo nakita yan eh. Tapos hindi ka aware eh. Which something is good. Refreshing na ano na to see. At saka yung sabi mo nga, no, yung pag wala ka na mabala, yung naubusan ka na, tapos makikita mo, oo nga, no, pwede. Inga. Huwag lang magiging sobrang slave, ika nga. May mga vloggers na nagsasabi ng gano'n eh, diba? Kaya ako, dinidiscourage ko nga rin yung dislike eh. Pero sana, mag-comment ka kung bakit mo dinislike. Para pero, maayos ko, diba? Dapat gano'n. Dapat constructive si YouTube pala. No? Pag dinislike mo, explain why. So, explain nyo naman kung bakit. Yung iba kasi makapang-bash lang eh. Which is also a good thing. Kasi, alam mo, may nagsabi sa akin yan eh, na kahit dislike, ano pa rin yan, it counts as an interaction. So, the joke's on them kasi kita ka pa rin. Pinagkakaisahan ka kasi minsan dun, di ba? Makikita mo, yung ibang videos parang merong iba. Anda, mas marami pa yung dislike. Kaya yung iba sinasadya na, di ba? May iba sinasadya na talaga eh. Tinitrigger niya talaga yung mga ano. Nagtotroll na talaga. Oh, may mga ganun eh. Group of trolls. Tapos,
Guys, i-dislike natin yung ganito. For the sake of disliking. Naalala ko yung isang video ni Mateo, yung sa PS5, yung in-unbox niya. Oh, yeah. Yeah. Trolling lang talaga eh. Talagang gusto niya matrigger talaga yung mga ano eh. Mga, grabe. Yung mga nanonood. Pero ako naman tawan-tawa. Oh, habang pinapanood ko. Sorry, umasa talaga ako sa collab niyo eh. Pero alam side mo, nung una ko talaga nakikita yung gano'n, yung ginagawa niya, parang sa una sa isip ko talaga, sabi ko, yun ang intention niya. Alam mo, meron na kaming plano, nakapag-usap kami after that eh, nung nag-post ako, tapos nag-comment siya. Plano talaga namin mag-unbox ng PS5. And unfortunately, hindi natuloy. Sayang nga dahil sinulat ko na yung layout eh, kung paano mangyayari. Pero... hindi pa rin nawala yung pandemic. Hindi makapag-shoot ng ano. Mm-hmm. Anyway, sa dami ng videos mo, meron ka bang paborito na number one? O top three mo na? I would say, ang top sa akin would be yung ano, yung nag-declare ako ng COVID. Oh, yeah. Mm-hmm. Kasi unang-una, yan yata yung pinakamabilis at pinakamaraming views. Pangalawa, ano siya eh, It's very educational eh, for a lot of people. During that time, hindi pa masyado ano eh, di ba? Tama. Yeah. I saw it as an opportunity talaga to create awareness. Kasi sobrang ingat namin eh, sa bahay eh. Hmm. And hindi ako makapaniwala na nangyari pa rin sa akin. So imagine yung mga taong hindi naman maingat. Yep. Yeah. Nakakatakot. Kaya itong huling ano ko, nag-ano pa ako nung tungkol sa vaccine. Kasi gusto ko talagang, alam mo yun, konsensyahin yung mga tao na, uy, maawa naman kayo dun sa... Una-una sa mga ano sa mga health workers, 'di ba? Mabawasan man lang yung trabaho nila, 'di ba? Kasi hirap na hirap na yung mga tao doon eh. Ang dami ko kasing kakilala. Tapos pangalawa, mabawasan yung ano yung number ng ano ng mga infected. There are a few people na rin na nawala at nagpaalam na mga kamag-anak namin, mga kaibigan, ganyan. And sana ayoko na mangyari yun either sa ibang tao at sa mga kaibigan kamag-anak nila. So yun lang, consideration lang para sa ano sa hindi lang para sa mga sarili kundi para sa ibang tao na. So yun ang number one sa akin kasi talagang maraming namulat doon, maraming tinablan. Which is a good thing kahit kumbaga sabi ko nga kahit sa akin nangyari to, okay na rin to, at least naging instrumento ko para makapag-spread ng awareness hindi ng virus. So yun, isa yan sa mga paborito ko. Pangalawa is yung business class. Na yung business class. Kasi ang dami ko na-explain dun eh. Na-explain ko yung tungkol sa Pepito Manaloto, how it went, kung ano yung mga prosesong ginagawa namin dun. Tapos, ayun nga, yung awareness din na na-create para sa mga tao na ma-inspire para mag-travel at mag-invest sa travel. Although, syempre, it's not a good idea anymore. Ngayon mo pa naman. Nakakabwisit eh. Tapos, isa pa is yung Disney Cruise. Vlog na ito. Kasi diba, ang daming hindi aware. Actually, kahit kaming family, hindi kami aware na may ganun until later on na eh. Yung misis ko lang yung nag-inspire sa amin na mag-take ng risk, ng adventure. Kasi siya, unang-una, hindi siya comfortable sa ano sa sea travel. Eh. Sea travel. Pero for some reason, ito inano niya talaga. Kinareer niya talaga. And hindi kami nagsisi. And yun nga, nakita ng mga tao, ng audience na, uy, meron palang ganitong klaseng bagay na hindi namin alam na nag-exist. Diba? Ang alam lang ng iba, ang alam lang ng marami, hotels. Yan. Ang alam lang ng iba, yung theme park. Ang alam lang ng iba, yung mga nakikita nilang places sa Instagram o sa Facebook. Yep. Pero itong experience na to, hindi sila ganun ka-aware. And kaya marami rin ang nag-view nun. Dahil nga, naging interesado sila. Even, it was even featured kay Jessica Soho. Dahil nga, nag-create talaga ng awareness sa mga tao.
I like the range niya. As in, solid yung range ng vlog ni Bitoy. Oh, di ba? Iba-iba kasi. Diba? Hindi ko naman yes. hindi ko naman nilagyan kasi talaga ng ano, ng label kung ano ako. Okay. Ako ba eh, tech vlogger? Hindi eh. Although I do tech vlogs din. Mahilig din kasi ako sa gadgets. Ako ba eh, unboxing vlog? Hindi lang. Nag-unbox din ako dahil marami akong hilig, marami akong mga hobbies. Kasama na dun yung toys, yung sneakers, at saka yung mga gadgets. Tsaka travel vlogger ba ako? Hindi naman, pero it just so happened na marami kaming biyahe na ginagawa. And madalas, ini-enjoy namin yung experience na yun. So kasama dun, syempre, yung food. So nakakapag-review ka rin ng pagkain minsan. Ayan, yan. And at key takeaway ka from Bitoy, invest on experience. Yeah. So, Baet experience. Biglang sa totoo lang ha, ako walang halong bola kasi pinapanood ko yung mga vlogs mo. Nakikita ko talaga tsaka nagkakaroon talaga ako ng idea lalo ng Disney Cruise. Yeah. Pinaulit-ulit ko yung pinanood ko pa kasama ng wife ko. Kung worth it, kung worth it actually. Kasi parang nakita namin na, oh, it's possible. Parang ala, we know that it exists. We know na meron yun. Pero para sa amin, ah, wala naman tayo sa Amerika. Nandito tayo. Hassle, di ba? Pwede bang pag-ipunan to? Oo, oh, ang dami. Yes. Parang ganun, ang daming cheche-bureche. Ganun, wag na lang. Di ba? Wag na lang. Doon na lang tayo sa madali. Noong nakita namin yan, parang okay. Pwede. Parang kaya to, ah. Kaya pwede, to. Pwede. Pwede karirin to. Pwede, pwede. Yung parang, you know, once in a lifetime mo na bakasyon, pwede, you know, at least mamasubukan mo ganun. Eh, nangyari yung pandemic. Yun na nga eh. Actually, isa sa mga industriyang naapektuhan is yung cruise industry talaga. Yes. No. Kasi may ibang mga nag-continue and nagkaroon ng mga problema. Oo. Pero I would say na yung Disney kasi, ewan ko, sobrang fanboy ako ng Disney. Bata pa lang kasi ako. Tsaka, ewan ko ba kung anong magic talaga meron ng Disney na inano sa akin. Parang na-hypnotize ako at nabudol ako ng Disney. Yung cruise na yan, alam mo, parang naka-anim na kami or pito na yata. Wow. Somewhere, nice. Somewhere in those numbers. And yung worth it, ha? I mean, 6 times. Kasi bumalik. Alam mo, bumalik, oh. Nag-member na kami. Nag-member okay. na kami. The annual kind of yes. membership. Oh, oh. Tapos ano yun, yung benefits nun, actually, hindi lang dun sa cruise eh. Pati dun sa mga Disney resorts. Mm-hmm. So, okay. pwede mong gamitin yung mga points na na-earn mo. Gusto mo mag-spend ng time sa Hawaii, sa Disney Olani, pwede yun. Pwede ka mag-Florida, dun sa Disney doon, at kung saan-saan pang mga basta mga branded ng Disney, pwede kang mag-ganan. Mm. Pwede mo ikalat doon yung points mo. Sana ba? Oh, Disney Philippines, ha? Sana ba? Yeah, shout out sa Disney Philippines dahil well, sila yung tumulong sa akin para makabiyahe ako sa Singapore for the press junket ng Avengers. Yeah. Yun, wala pa nga tayo sa Marvel. Anyways, sorry. Si Iman nahuhuli. Sa Marvel. Sige, unahin nyo na yung Marvel. Doon ako sa Star Wars eh. Anthony Daniels ako eh. Pero kumusta mo experience doon? Kumusta mo ano doon? Alam mo, napaka ano noon. Yung mga stuff na hindi mo talaga akalaing mangyayari sa buhay mo. Tapos biglang nangyari. Kami parang... Okay na kami ni Mrs. na nakaka-meet kami ng local celebrities. Mm-hmm. Pero yung makakita at makaharap talaga, makadaupang palad yes. yung mga Hollywood celebrities, parang imposibleng mangyari for us. At least ako, nung time, before that time, parang yun na yung mindset ko. Pero dahil nga dito, through Disney Philippines, nagkaroon ako ng magandang connect. Tapos yun, oh, grabe talaga yung Avengers Infinity War na ano na yun, na press junket na yun. Grabe yung kay RDJ, no? Diba? Tsaka that was the first time na nalaman ko ano ibig sabihin ng press junket. Kasi dito, nagkakaroon ng mga ano naman, mga press con dito sa Pilipinas. Para sa mga movies. Pero ang layo pala talaga. Napakalayo. Pagka malaki ang budget mo at saka maganda yung returns ng mga pelikulang ginagawa mo. Iba talaga yun. Iba yung experience na yun. I wouldn't say na it's for everyone. Hindi talaga. Very select kasi. Kasi kahit ako, kahit kami mga celebrities, di ba? Hindi naman talaga basta-basta mapipili. Kahit yung nakagawa ka na ng isa, hindi ka pa rin sigurado kung makaka second round. 'Di ba? Like sa end game umaasa ako, sabi ko, sana maka hindi na ako nasama. Pero may ano pa rin, may konting participation pa rin. Pero alam mo, iba yung press junket talaga.
Grabe if you don't experience. If you don't mind, kasi alam ko yung mga press junket, may mga giveaway yan, yung mga press kit lang. Ano yung ano yung pinamigay nila noon na parang oh my god. Hmm. Ano nga ba? Well, kasi from time to time, yung merch na pinamimigay nila, hindi naman ganun talaga katindi. Mm-hmm. I mean, they would give you a normally yan mga bag, mga shirts. Yeah. Oo, mga figures. Yeah, nagbibigay ng figures from time to time. Tapos mga wearables, mga accessories. Yun lang naman yun. But yung chance talaga for me, yung chance talaga na ma-meet yung mga actors, yung mga cast ng movies. Yun talaga yung ultimate na experience. Yeah, diba, I can't even remember anything na freebies na pinamigay na dun sa junket. Yeah. Kasi talagang hindi siya tumatak, hindi niya malagpasan yung experience ng meeting the actors themselves. Yeah. How was the personality pala ni RDJ nun? Ano siya, kung ano yung napapanood mo, parang Tony Stark talaga. Tony Stark talaga. Binigay sa kanya yung character na yun, no? As in, Pati yung pagiging sarcastic nando doon. Nanganak siya para maging Tony Stark. Tama, buti nga hindi tinanggap ni Tom Cruise, di ba? Oo nga. Meron bang with that experience that you had in any dream project outside the Philippine setting? Outside the Philippine setting, palagi naman may ganun. Kaya lang... Tipong Tipong, kunyari, si Thanos. Ayan. Kunyari, ipon mo yung... Naipon mo yung Infinity Stones. Nasa'yo na yung gauntlet. Tapos i-snap ka na lang. Ano yung wish mo na yun? Well, unang-una yung COVID na mawala. Yes, of course. Of course, of course, of course. Pero yun nga, yung mahirap eh. Alam mo, yung responsibility na yun ni Thanos, hindi biro yun. Oo nga, tamo. Matindi yung tanong na yun eh. Hindi masasagot ng mortal yan. deviant. Aside from COVID na mawala, hindi, ang hirap din kasi na i-wish, let's say for example, na gusto mo pantay-pantay na lahat, mayaman na lahat. May, naalala ko si Eli Soriano, may dinidiscuss siya na ganyan. Na, paano kung halimbawa, sinabi ng Panginoon na lahat mayaman? Paano pag nagbara yung kubeta mo? Diba? Wala ng tubero. Hindi ka pwedeng umanap ng tao. Pakilinis mo nga, pakitanggal mo yung ebak ko doon. Hindi niya gagawin yun. Magkalkal ka na sarili mo, ebak. Kanya-kanya tayo rito. So mahirap na responsibility yan. Well, ako palagi naman ang ano ko kasi since I'm in this industry, TV and movie industry. Ako, ang hope ko lagi ang objective ko talaga is to bring quality entertainment. And when I say quality entertainment, ano yan hindi dun sa performance mo lang That's just the tip of the iceberg. Palagi nagsisimula yan dun sa concept, tapos susunod dun sa script, sa production, sa direction, tapos tsaka palang papasok yung acting. Yung analogy is voltage 5. Ganda na. Oo, di ba? Hindi, kasi gusto ko talaga ng bata pa ako, fan ako ng television . Lagi akong glued sa television. Kaya nga, pagka nag-uusap kami ng misis ko tungkol dun sa mga commercial na nagugulat siya dahil kabisado ko pa yung mga jingle na i-describe ko pa kung anong ginagawa ng mga actors dun sa commercials, ha? Even yung ibang mga shows na, let's say, for example, School Bukol o kaya Todas, nag-uusap kami ni Joey De Leon at may mga naikikwento ako sa kanyang, gustong-gusto ko tong episode na naggaganito, ganito. Sabi niya, hindi ko na nga maalala yun. Ah, ganun ba? Ako naalala ko. sobrang retentive ako tsaka sobrang tutok ako sa TV noon na yun talaga ang wish ko. Ang objective ko noon nung pumasok ako sa industry is, syempre, para sumikat, para makilala, para kumita ng pera. Yun talaga kasi yung yun yung nakakasilaw . Yun yung parang catch ng pagiging celebrity. And a lot of celebrities nung araw, nung unang panahon, nagsisi dahil akala nila wala nang katapusan . 'Di ba? Mm-hmm. Pagka nakapasok ka sa limelight, pagka nakagawa ka ng pelikula, pag kumita ka ng malaki akala mo wala nang katapusan . Pero ayan, nagkakasakit ka. Tapos wala nang nalalaos ka, wala nang kumukuha sa iyong mga producers o kaya network. Yun yung mahirap. Kaya ako ang wish ko for Bubble Gang dati, lahat sabi ko lahat ng mga cast niyan potential kung may mga nagsasabi na, "Oh, Michael V, idol 'yan, the best 'yan."
lahat ng cast ng Bubble Gang potential na oy idol yan. So can you imagine kung lahat yan mag individually mag-grow at mag-blossom, edi ang ganda ng industriya siguro, no? Hindi lang sa Bubble Gang, kasi marami yan, hindi lang nga sa isang network kundi lahat ng networks kung lahat merong ganong objective, may ganong mindset na talagang pagandahin, pagbutihin ang industriya, napakaganda siguro ng industry natin. Yung entertainment industry. Okay. hindi lang malilimit yan sa TV at saka sa movies, pati na rin sa social media, sa mga vlogs. Yeah. So, and content is king. Quality yes. pa yung sa social media na yan. Sorry, yun sorry. Na tatahakin siya. Sorry, oh. I-relate ko lang dun sa content ni Bitoy from generation to generation, from childhood eh. Sobrang influential sa akin eh. Kasi yung to the point na parody na lang ah. Parody songs, parody music or anything that kahit yung original composition mo. Mahal na mag-parody ngayon. Alam mo yun. Oh, may rates, 'di ba? Pero alam mo 'yun, yung attention to detail dun sa parody mo itself. By the way, napanood ko yung video mo about it. Oh, yung top 40. Ayun, 'di ba? Tapos top 40 ba? Top 10. Top 10. Top 10 lang, ang dami naman. Top 10 na parody mo. Wala pa nga dun yung mga lumang songs mo na wala, hindi ko na naisama. Pero isipin mo yung kung how you give out the attention to detail, like the second voice. Quality. The guitar solo of Antonio Aquitana. Yung mga ganun, di ba? Parang, sa iba yun, palalagpasin na lang yun, di ba? But the attention to detail, because you want to bring out quality content to people, that's something else. Really, ano kasi marami kasing nagpa-parody, 'di ba? And pag inisip mo yung word na parody nga, hindi nga nakalimit 'yan sa mga shows at saka sa mga artista lang. Kahit sino ngayon na mayroong social media account, pwede na mag-parody. So paano ka aangat? Paano kang magiging special? Paano kang magiging mas magaling kaysa sa kanila? Well, you have to find out kung paano may improve yung craft mo. In-explain ko doon na naghahanap muna ako, hinahanap ko muna kung may gumawa na ng parody. At pag meron, pag may mga lumabas, yun yung iniiwasan ko. And I tend to try and do better. And yun nga, buti na lang, may mga ganyang networks na nakasuporta sa'yo. And as much as mahirap na mag-parody ngayon, dahil nga mahal yung binabayaran mo ngayon. Pagka gumawa kami, pagka na-allow kami, talagang binubuhos ko yung tinotodo ko talaga. And sinusuportahan naman ako ng network pagdating sa mga ganyan. Lupit niya, bigla ka nagkaroon na ng formula na sarili mong Bitoy formula dun sa paggagawa ka ng parody, di ba? Okay, everybody can do it na nga. Kaya lang kailangan yung puso talaga, kailangan ilagay mo dun eh. Pagka hindi mo nilagay dun, hindi mo ma-achieve ganung resulta palagi. Totoo, madagdag ko nga lang yung sinabi ni Iman eh. Kasi when I watch your videos, napaparody or yung mga, sabi natin, educational videos, makikita mo talagang pinag-isipan, inalagaan. Tapos alam mo yung nag-i-enjoy ka, natatawa ko yung everything, pero natatapos siya ng parang oo nga, no? Kasi sinubukan ko na walang yung the usual uso na vlog. Hindi ko kaya. Nasasayang yung oras ko. Alam mo yun, sa pag-iisip lang nung sasabihin. Tapos pag in-edit ko, problema ko pa ngayon dahil di ko alam kung ano yung okay ano dito. Ano yung... Papanoorin mo uli ng buo. Tapos hindi mo alam kung saan papunta. Diba? Mas maganda kung medyo organized yung thoughts mo. And I don't think a lot of content creators do that. Pero those who do, doon makikita mo talaga na sila yung nag-i-improve. Sila yung mas umaangat sa iba. Sila yung mas maraming nakakapansin. Kaya umayos na kayo, magpakabait na kayo. Lagyan niyo naman ng konting structure to. Na nakita ko naman. Oy, mga nanonood ngayon, nagpadala ng program flow tong mga to. Siyempre. Hindi lang namin sinusunod ngayon, pero Napasarap eh. Pero meron. No? Meron. Yan ang importante. May attempt. Anyway, since about vlogging, maybe let's wrap this up. Ano bang next for Bitoy story? Since lumabas na yung number 45, sinabi ko nga na ang susunod is number 46. And 46 is mostly associated with the movie that I did with Don Solueta, yung Family History. Family History.
So kung napanood nyo na, alam nyo na kung bakit number 46 at nagkataon lang yes. na naging the 46th vlog siya. And right now hindi ko pa na shoot kasi nga iiwas ako sa pagpunta dun sa studio. Yo, natatakot ako sa Delta variant eh. Katatapos ng second dose namin eh. So alam nyo na. Yun ang gagawin ko, yun ang susunod, yung family history. So abangan nyo yan. And marami pa eh. Huhukayin ko uli yung mga travel vlogs namin, yung mga travel videos namin at gagawin. I-convert ko na into a vlog. Medyo hindi lang ako sinisipag dahil nga sa dami ng mga shoot from home activities ko tsaka yung Delta variant eh. Ang dami na apektuhan eh. Yung industry actually namin dito sa yung TV and the film industry, med entertainment industry in general, medyo ang daming naapektuhan yun eh. And I'm kind of hoping na makahanap ng solution at makahanap ng paraan kung paano makakabalik o paano makakapag-design uli at makatulong hindi lang sa network at sa mga shows na ginagawa ko, kundi pati sa ibang network at saka sa ibang shows na makapag-device ng plan para maging maayos uli yung entertainment industry. Kasi kailangan ng marami, especially nowadays na, diba? Masyadong mabigat na yung nangyayari sa mundo. Kailangan nating tumawa, kailangan nating humiti. And if no one's gonna do it, I mean, if the networks are not gonna do it, then it's gonna be a very, very sad world. It's gonna be a very, Philippines is going to be a very sad country, and sana nga hindi mangyari. Yeah, and I think that's what we're trying to do here. I mean, share good vibes. Yeah. Sa lahat ng nangyayaring to, you know, we want bait to give lang, joy. Diba? Yeah, maging mabait lang. Bait naman. Bait, no? Bait naman. Kung nandito siguro, misis ko, binatukan na ako eh. Sabi mo. Feeling ko nga may babato sa'yo eh. Parang hinihintay ko eh. Lumilipad na tayo. Feeling ko pag napanood to na mga kaibigan ko, magme-message, anong pinagsasabi mo? Hindi ka naman ganyan. Inuman lang, walang Inglesya. Anyway, thank you, Bitoy. Thank you, it's been an honor. Thank you for your time. And we really wish you a Merry Christmas. Hindi ko wala pinadaan yung birthday ko, Merry Christmas. Oh, yung mga alam mo ba, tanda-tanda ako ang birthday mo kasi makasikat ang may birthday ng December 7th. Manny Pacquiao, si Pope. Ayan, diba? Tapos marami akong kaibigan December 17. Tapos 3 days before my birthday yan. Ayan. Ah, okay. Mga Sagittarius, mababait eh. Diba? Ang bait, oh. Sobra. Taurus din. Scorpio din. Pero pwede namang ilipat ang birthday. may impact yung namamana na kabayo yung tao eh. Ayan. May impact sa bait. Alright, thank you. But before all that, of course, we would like to thank our friends from Caffernaum Cafe. Thank you sa supply ng kape. Locally sourced, so supportahan natin mga local. Beans ba yan? Yes, may mga beans din sila, di ba? Oh, pero sa ngayon, ipapadala ata sa'yo buong ano. Buong ano nila, flavor setting. Lahat. Good kami, pinagdalang kami. Ilang araw na ako ganito eh. Tatrabaho ko, galas dos eh. Nagkamali nga ako nun eh, kasi tinungga ako bigla. Kailangan palang ihalo pa yung ano. Padahan-dahan. Pumipitik eh. Alright. And of course, our friends from Health and Beyond. Health and Wellness Product, all natural. Well, and don't forget to like and subscribe to Baet Boys FB page and YouTube channel. Click Baet. Click Baet. Baet. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you.